na pinapakita pong this side of the picture, this is my mom and this is my two kids. Ano ba yan? Nakakaiyak. So, matagal na po ako hindi nakakauwi sa Pilipinas, and that's the sad part po kasi hindi ko po na, na-miss ko po yung mga important things sa buhay po ng family ko, ng kids ko. But at the same time, for me as a mom na, makita po ko silang masaya and successful is happy na rin po kasi iba yung ano natin as a parent, diba? Malakas. Alright. And one of my wives po is my mom. Kung makikita niyo po dito, hindi ko po siya pinesure. Parang medyo pinesure ko na rin siya. So yung mama ko po, when I started joining IM, which is, I would say, mga January na effective talaga ako nag-join. Na-introduce po ako ni Ms. Amy. Ms. Amy is my coworker. In-introduce niya, and then we talk about barley, ganyan-ganyan. Yung papa ko po, nag-mention na po rin yan sa akin. Kaya lang, nasa Dubai pa po siya during that time since it's OFW. So yun yung mama ko po, since he spent time and he's the one watching yung mga anak ko. Recently po, this is 3 months ago, na na-diagnose, I don't know kung nakikita niyo po na sabi niya na-diagnose po daw siya ng gallstone, ngayon ni-refer siya. Tapos, sinabihan po siya ng doktor na magpa-opera. So ngayon sabi ko, ma, you know, kung malakas yung faith natin kay God, malakas din ang faith ko sa kay Barley. I am worldwide Barley. So ang ginawa ko, pinainom ko talaga siya. As in, sabi ko, ma, just go focus on it. And then, just be diligent na talagang inumin mo. Tapos, mga guests and mentors, talagang ininom niya po yan. And 3 months, bumalik siya sa doktor niya. Sabi, kasi tumasakit po yung tagbiliran niya eh. Hindi ko po alam kung anong side. I think right side ata or something. Nung ano, talaga namimilipit po siya. Hindi po siya nagpa-opera kasi syempre she is actually 63 years old na. Ayaw niya magpa-opera pa kasi she already had undergone surgery long time ago sa myoma po. So sabi niya, okay, taon niya kasi sa akin dahil. Sige, I'm gonna continue doing it. So ginano niya po, tinignan niya talaga. And then, ang kababalik niya lang po last week, this is just last week, sabi niya po, sabi ng doktor sa kanya, nagpa-opera ka na ba? Kasi, are you in pain? I am so blessed po and happy na sabi ng mama ko sa akin na wala po lahat. Nakakatulog po siya ng mahinding. Alam niyo po sa akin, may arthritis po, di ba? Yung mga families natin, tsaka ano din. Na-lessen po yung arthritis niya and it doesn't attack her as much na lately. Ganun din po, this is the amazing part. We're Filipinos, salty, rice, oh my God, which is our favorite. Yung hypertension medication niya po, sabi ng mama ko, sabi niya sa akin, sabi niya, anak, hindi ko pa alam kung ano pang na-change sa akin. Pero alam mo, yung hypertension medication ko na may Cardiff, ginawa ni Doc na 40 milligram. Tapos napasigaw ako, sabi ko, ma, do you know that that's one of the changes? Anong sinasabi mo walang changes doon? You keep on telling me na hindi na sumasakit yung tuhod mo, hindi na po siya, naku, kung makikita niyo po yung paa ng mama ko, namamaga po yan, namamanas na parang buntis. It helps so much, kaya praise Lord, alaga po nakatulong. And one more thing, kaya sabi ko, ma, mag-bees ka lang dahil mag-picture ka. Pakita mo yan. Kasi you know what? I wanna show the world kung gaano po ka-effective ang barley natin. This is just one po ah. Mama ko pa lang to. Sunod tayo. This is my papa. Now, like I mentioned, separate po sila. Yung papa ko po nasa Subic, yung mama ko nasa Bacolod. So, yung sa right side po, yung nakatayo po siya, that's my dad nung nagsisimula pa lang po siya mag-take ng barley. Yung papa ko po, nag-share po siya sa IDP namin na yung, syempre, he's a man, yung prostate issues as he grew older. Yung tuhod niya din po kasi he used to work sa dry dock po, used to akit ng akit sa barko, ganyan-ganyan. Tapos, yung ano niya, he has GERD. He has really bad GERD. No, sumisinok po siya every time nag-uusap kami. Tapos ko, sabi ko pa, ano, what's going on? Ayun lang, normal lang yan.
Tapos, tingnan nyo naman po yung sa gitna. This is taken a couple of days ago. Sabi niya, anak, tingnan mo. Oh my God, I can see my dad glowing. Hindi na pumaga yung ano niya, yung kamay niya, yung chin niya. Sabi niya sa akin, if you can see the message yan, nagbago sa akin, magana na akong kumain ngayon. Naging maayos ang pag-ihi ko. Excuse me po sa mga kumakain dyan, pati yung pagdumi niya, pati yung prostate niya. Kasi alam niyo po, prostate cancer is one of the things na ma-experience po sa mga gentlemen. I feel so bad, but that's the truth. Pati pagtulog niya, normal. Imagine niyo po yan. Ha? Pag tumatanda po kayo, isang ano lang, ingay lang, gising na kaagad. I don't know, kasi ganun po ako eh. Sabi ko nga parang pumupunta rin ako sa ganyang age, pero ganyan yung mama ko. Kaya yung mama ko po nakakatulog. I'm talking real because this is real po. Tapos sabi niya, kaya anak, tulong lang ang pagtulong sa akin ng barley glass. That's my parents' testimony po sa lahat. So, I lost a family member po. Actually, it's my sister-in-law. May lupus po siya. My grandma, yung papa, mama po ng papa ko, she has breast cancer. Kung nalaman ko lang po itong barley na before, I'd rather pay maintenance po ng barley kesa po sa hospital bills. Yun yung gusto ko pong iparating sa inyo. Prevention is better than cure. Palagi po natin naririnig yan. I'm a testimony din po because guess what? This is the first picture po na nag-take ako ng barley. Nasa work pa yan kaya pwede na patago, ano? So nag-take, sabi ko, this is gonna be life-changing sa akin. Tapos, paborito ko po yung amazing barley, ano? The acai berry po, and of course yung barley. Ay, wala naman po akong health issues personally na talagang grabe po na maintenance. Alam mo pa yung sa picture ko, katulad niya po ng damit na suot ko ngayon. Pero po, ang nakatulong sa akin is yung acid reflux ko po. Kung pag nai-stress ka, mag-trigger po yun. Nai-stress ka, oh my God, ganito, ganyan. Kung may ano po ako pag sa gabi na, nangangati po ako. Hindi ko po alam, pinadoktor ko na yan, autoimmune daw. So, kailangan ko pong gumamit o uminom ng gamot. Nasal spray, allergies, tapos may restless leg syndrome din po ako. And sa tulong din po ng barley as my maintenance, nawala na po yung restless leg ko as long as I continue yung mga conservative po na mag-stretching, ganyan. Sa syempre, tubig. And I will never miss my barley every day. So this is my own testimonial po sa inyo. So this is the reason why pinakita ko po sa inyo yung aking pong sariling health issues. It may not be as grand, mas seryoso, pero po, this is totoo. Yung mama ko po, nakita niyo naman. Ayoko nang as much as possible, sabi niya, anak, matanda na ako. I don't wanna go under knife, which is totoo po. Yung papa ko po, hindi ko po alam, inasuggest ko na magpa-colonoscopy siya just for the safer side. I wanna also help other families. I lost family members already. I wanna share it. Kahit na, you know, marami po tayo, ano, may competitor po tayo. My faith is with my barley. My I am worldwide barley. And also on top of that po, yung mga ano, on the side, nakikita po nila yung resulta po sa akin. Nakikita niyo naman glowing, di ba? As a very po yan. Hindi. Joke lang. Pero totoo po. Totoo yun ha. Totoo yan. Nakaka-extra income din po ako. Alam niyo po ba, to feel that mailalagay ka sa pitaka mo, maghihingi ng mami, ganito, ganyan, it feels good po. Kasi syempre, kita mo, nakakatulong na sa yung barley, may matutulong ka ibang tao, o may extra income pa. Nakikita niyo po yung dalawang balik po sa inyo. If you help other families, nakakapagtulong din po sila sa ibang tao. Yun po yung crusade po na gusto ko din pong ipa-ano sa lahat, i-share. Now ngayon po, my family experiencing the amazing benefits of this amazing barley ng I Am Worldwide. And guess, if you became po our family, it's not just a member, we call you our family. I have gained an extra family by joining
the Team Angels USA, kawai-kawai po dyan. Tsaka yung extra income po ng mga ano nyo, oh my God, it's really, sabi nga nila, nakakabaliw. Tapos syempre, on top of everything po, I am so grateful that Lord is here today sa guidance niyo po. Alam po, hindi po ako magiging ganito. Nandito ngayon, with this opportunity ko, hindi po sa support ng ating mga top mentors, ng aming mga supportive team, na keep on boosting. Tsaka mentors and guests, I encourage you po to continue, be an agent of hope. So, I am Mentor Marisol Reed, and I am worldwide po. So, bye!